Magandang araw mga kapitbahay. Sa ngayon po, napakaraming nagtatanong sa atin kung paano po ang water system ng ating camper van. So ngayong araw, atin pong sasagutin yon ang kung paano po nakaset up itong ating camper van. At marami na nagtatanong kung saan po ako naliligo, saan ako nagto-toilet. So ilan yan sa mga tanong na atin pong i-consider ngayong araw. So tara! So para po sa inyong kaalaman, ang ating water system po ay tayo lang din po nag-improvise kasi dito sa Palawan napakahirap po ang mabilhan ng mga gamit. Otherwise, pupunta pa tayo sa Manila. Ano po mas maganda? So ang ating ginawa ay nagbili lang tayo sa online shop para makabili ng mga gamit para sa ating water system. Ang tanki po ay pinagawa lang natin doon sa gumagawa ng tanki doon sa Puerto Princesa. Yun lang po doon sa gumagawa ng mga tanki ng mga malaking truck sa cooler nila. Yun po ang aking pinagawan din. So ang laki po ng tanki natin ay kayang mag-ipon ng 180 liters ng mga tubig. So sa 180 liters, halos kulang-kulang isang drum, isang timba na lang, isang drum na po yun eh. So matagal-tagal po maubos yun. So saan ko po inilagay? Doon po sa ilalim. So medyo marumi ngayon kasi naglakbay tayo ng ilang panahon. Hindi minsan, hindi ko pa nalinisan. Doon sa ilalim, yan kung inyong nakikita, ito po yun. Malaki po yan. Yan. Dati po, yan ay pisto ng aking spare tire. So inalis ko po yung spare tire, nilagay ko po sa bubong, yun po ang pinalit ko doon sa baba. Para pag mag-drive ako ay smooth lang kasi ang bigat doon sa ilalim, hindi siya wavy pag mag-drive tayo. So yan po yung hindi po naka-welding yun, nakakabit lang po doon, may mga bolt lang po siya. Pwede po natin tanggalin anytime. Actually, kailangan ko tanggalin kasi may kaunting leak. Kailangan ko ibalik doon sa pinagawan ko para i-repair ulit. Nag-leak kasi talaga kasi nagbabiyahin, may vibration. So paminsan-minsan, once every 2 years siguro gagawin natin yan. So from the tank ay dito po natin para i-fill in ng tubig. Dito po yung kanyang, ito po yung kanyang inlet. Yan. Yan, dito po yun siya natin nilalagyan ng, yan. So dyan po tayo naglalagay ng tubig. So mula dyan, gumamit tayo ng mga water pump. Yan. Para makita nyo lang din. So dito po sa ating maliit na lababo. So ang switch dyan. So marami po nagtataka kung paano po nagkaroon ng tubig dito. Yan. Diyan naman po pag sa labas, diretso lang po sa ilalim. Ayan. Diretso patak lang. Pag nasa rural area tayo, hindi simentado ang ilalim. So ginagamitan po na diretso lang po sa ilalim yung ang tubig, diretso lang po sa lupa. Pag nasa city tayo, mayroon din po siyang sahoran dito para hindi kumalat yung tubig. So far, ang pump po na nagbububa niyan ay napakaliit lang. Ayan. Ayan. Ito po, ito yung pump niya, napakaliit lang. So, huwag kayo mag-alala kasi ilagay ko po yung link sa baba kung saan nyo po mabibili ang pump na yan kung gusto nyo. Kasi ang pump na yan ay pwede natin gamitin sa number 1, shower, number 2, paglinis ng sasakyan. So, para makita ninyo, ito po yung hose para sa ating shower. Flexible lang din, marami ito sa online shop. So actually sa online shopping ko lang din to nabili. Marahil magtatanong po kayo kung ang tanong ay saan po kayo naliligo. So siyempre sa labas ng camper van, hindi pwede sa loob. So, pag naliligo ako, ito yung gamit ko.
Nag-improvise po ako ng switch para sa labas para hindi na ako mag dalawa pong switch nitong kwan. Itong gripo pwede ko pag-press ko niyan, lalabas ang tubig doon. Pero kung gusto ko po palabasin dito sa spray gano ito, i-off po lang dito. I-off ko lang dito ang faucet. So pag i-on ko ito, dito na po lalabas. Yan. Actually malakas ito. Yan. Pag i-fall natin malakas. Yan, ganito po ang shower. At ito naman para sa pag mag-washing ako ng sasakyan. Ito pang mist lang siya. Yan ito yung tamang pressure ng pump ko, ganito kalakas. Yan, pwede rin kung magdidilig ka ng bulaklak. Yan, pwede rin. Yung center. Yan. So, yung flat, pwede mo rin gamitin pang shower. Pero usually, ito po yung pang shower. Yan. So, pag naliligo po ako, ihilain ko lang po itong kwan. Itong bakal dito sa taas. Tapos isa-isa itong ikabit. Yan. So yan. Ito po yung kurtina ko pag naliligo. So, pwede na ako maligo sa loob. Ito, magandang gamitin ito pag hindi mahangin. Itong style ng shower curtain. So, hanggang tuhod lang. Kita ka pa rin dun sa loob. Kita yung paa mo pag naliligo ka. So, yun na nga po. Pwede ka maligo na nakaupo. Yan, pwede mo hawiin pag ganyan. So far, napakaganda po yung pag maligo ka. Ito, pwede ka maghubad sa loob. So, pag ayaw mo na, itong kurtina, babalik mo na lang. Yan. So, ganun lang po kadali. Pag hindi ka naman naalis, pwede mo ilagay ito sa taas. Yan. So, ganito pong itsura. Pag gagamitin na, bababa uli. Yan. Yun lang, matrabaho ang paglagay at saka pagtanggal niyan pagkailangan na magbiyahe. Pero very useful pag maligo ka, may privacy ka doon sa loob. So, hindi naman problema. Pag narito ang aking may bahay at anak, ay ito po ang ginagamit namin. Mas maganda kasi ito. Ang tawag dito ay kwan, shower tent. Madali lang siyang buklatin pero napakahirap ibalik. Yan. Yung tent na ito ay ginagamit natin para sa panligo. Yan, magbihis. So, dito po sa ating shower tent ay actually malaki siya. Makakatayo talaga ako. Yan. Siguro nasa 7 feet. Yan. Kung gusto nyo pong buksan dito para may ventilation, may bintana dito, pwede nyo pong i-roll. May sabitan din siya, ganun din sa kabila. Yan. Kung lagay nyo na po ng sabon,
Yan, pwede po ilagay dito ang sabon. Pwede nyo po ihangir dito yung damit. Yan. So, pwede mo dalhin dito yung ating pang-shower. Pwede mo rin sabit itong switch. At yan na. Enjoy ka na dito maligo. Wala na pong makakasilip sa'yo. Maliban lang kung buksan mo itong bintana. So, pwede mo rin ilagay dito yung toilet. So, ito yung portalet natin. So, pwede, ito may hawakan dito sa likod. Pag mag-camping na matagal, pwede dito lang siya. Yan. Pwede ka na muupo dito. Yan. May privacy ka na. At pagkatapos, ipump mo lang. Ngayon, ilalabas mo. Ilabas natin para makita ninyo. Yan, pwede rin ito iangat. So, para magkatubig, so, ito, manual pump lang po ito. Yan. Yan. Hilain lang po dito sa baba para mag, yung dumi magpunta dun sa stakan sa baba. Pag napuno na ito, ay tanggalin mo na lang. Ito po yung sa malinis na tubig. Ito naman yung pangtapo na doon sa septic tank. Yan. So, nakahiwalay po siya. Pag nalinisan mo na yung isa, at kung gagamit, lagay mo lang dyan. Pwede rin dun sa loob ng sasakyan, pwede rin dito sa labas. Para kung may amoy, solo mo lang yung amoy. Kaya may bintana dito sa tabi. Para may hangin pa rin dun na papasok. Ito po yung ating lifestyle. Pag pupunta tayo sa beach, maligo tayo, mag-shower na pagkatapos. So, o bago matulog, pwede kang mag-shower. So, sa nabanggit ko, ang ating water tank ay aabot pa ito ng, sa akin umaabot ng, mag-refill ako once every 10 days. So, sa isang buwan, sa loob po ng isang buwan, nasa tatlong beses lang ako nagpapakarga ng tubig. Kasi 180 liters, so kung maliligo ako kada araw, kahit gumastos ako ng isang araw, 10 litro ng tubig. So, aabot lang ako ng 100 liters sa loob ng 10 araw. So, hindi ko maubos yung kung panligo lang. May pang shower, may pang hugas ng plato, pang luto, pang linis. So, more or less 10 days, maubos yung ating laman ng tank. So, wala pa pong araw sa aking van life adventure na hindi po ako naliligo. So, everyday talaga naliligo kasi pag naliligo ka, na-feel mo ang cleanliness sa ating katawan. So, napakalaga yung paglilinis ng ating katawan. Yung lagayan po natin ng tubig na panghugas, panligo ay hiwalay kasi doon may tangke. Yung aking panginom ay nilalagay ko lang po dito sa mga ganito kalaking mga container. Ang water container na ito ay naglalaman ng 3 litro. Mga kapitbahay, napakahalaga po ang tubig sa van life adventure. Ganun din sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi alam natin na 70% ng ating katawan ay tubig. So sa 70%, hindi tayo pwedeng mabuhay ng matagal nang walang tubig. So kailangan talaga natin ng tubig. At alam nyo ba, ang tubig ginagamit natin panlinis sa loob ng katawan. Kaya umiinom tayo at least kumari 12 liters of water every day.
At kaibigan, ang tubig ay mahalaga po ang ugnayan natin dito. Kasi ang buhay natin, hindi tayo makakasurvive pag walang tubig. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balo ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Kaibigan, uminom tayo sa tubig ng buhay na ito. Walang iba ang ating Panginoong Jesus upang sa gayon hindi lang tayo mauhaw magpasa walang hanggan. Kung kayo po ay may tanong pa tungkol sa ating camper van, sa ating water system, mag-comment lang po kayo sa baba para atin pong sasagutin. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at paki-subscribe na rin po dun sa mga hindi pa nakasubscribe. Napakarami pa tayong video ang gagawin sa ating camper van.